Hi Leo! Welcome back po dito sa aking channel. Tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong October 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong buwan. This is for you, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pwede nyo pong tignan yung inyong other signs, yung inyong moon, and yung inyong rising sign, para mas buo yung mensahe na mapipick up po ninyo. Or baka nandun talaga yung message na para sa inyo, na mas makaka-relate kayo. Check natin yung energy mo. Meron tayo ditong journey. So, pwede pong may mga plans kayo dito for travel. Ayan, pwedeng may pag-travel kayo na gagawin this month. Check naman po natin kung ano yung energy sa paligid mo. Meron tayo ditong Goddess of the Moon. So, medyo may mga maraming sensitive na tao kang makakasalumuha this month, and also parang yung mga tao may tinatago sa iyo, yun yung mafi-feel mo. Siguro po yung iba kasi, 'di ba, meron tayo ditong journey nga na card. So pwede po na parang nag-a-adjust ka pa. So parang hindi mo pagamay yung mga tao dito sa paligid mo, kaya feeling mo parang may tinatago sila sa iyo. So medyo na naninibago ka pa. Ayan, may mga adjustments na kailangan gawin dito. Check po natin kung ano yung mga pwede mong i-expect pagdating sa iyong career this month. Spirit guide, ano po yung pwedeng i-expect ni Leo pagdating sa kanyang career this month? Ano po yung pwede mong i-expect? Spirit guide, ano po yung pwedeng i-expect ni Leo pagdating sa kanyang career this month? Mayroon tayo ditong Page of Cups. So, madaming tatawag sa'yo dito. Kung naghahanap ka po ng trabaho, Leo, madaming opportunities na darating sa'yo dito. Parang ikaw na lang yung mamimili, ikaw na lang yung bahala if magseseryoso ka ba, kung tatanggapin mo ba yung offer sa'yo or hindi. Yun yung nakikita ko dito. Ayan, and also, medyo magaan lang din naman po yung energy, or sabihin natin na kahit mabigat yung energy, ang gagawin mo dito sa trabaho mo is ano lang, parang hindi mo siya masyadong seseryosohin. Siguro dahil ayaw mong ma-stress, ganyan. Check natin, ano yung dapat mong iwasan pagdating dito sa iyong trabaho. Meron tayo ditong Six of Wands. Ayan. So, ito, may mga ipapagawa sa'yo. Actually, magiging proud ka naman dito sa gagawin mo. Yun nga lang kasi, pwedeng may hinahabol na time, okay? May time frame na hinahabol. Or due date na hinahabol, Leo. Kaya naman, medyo wag mong tagalan. Medyo seryosohin mo naman yung trabaho mo. What I mean, hindi ko naman sinasabi na binibiro mo lang yung trabaho mo. Siguro, ano lang, parang naghihinay-hinay ka dito. Yun yung nakikita ko sa'yo. Kasi baka iniisip mo, madami ka pang time, something like that. Tapos yun pala, magugulat ka na lang tomorrow na pala kailangang ipasa yung trabaho mo. So yung mga ganong bagay, kaya naman, isulat mo din talaga or alamin mo paano mo bababudgetin yung oras mo at saka yung mga gawain mo sa isang araw para hindi ka nagugulat dito. Yan. So, actually, magiging successful naman po kung ano tong project na ibibigay sa'yo. Yun nga lang, syempre, huwag ka masyadong maging confident. Dapat humble ka pa rin. Check natin yung blessings na paparating sa'yo this month. Spirit guide, ano pong blessings yung paparating kay Leo pagdating sa kanyang trabaho? Meron tayo ditong Eight of Cups. Di ba may pag-alis talaga dito? Ito yun, no? Ayan, nakikita ko rin dito na yung mga, there's a lot of baggages na aalisin mo pagdating dito sa iyong trabaho. Pwede rin po na may mag-leave sa inyo dito. Pwedeng, hindi ko nakikita na biglaan to. Parang plinano po ninyo yung leave na ito. Pwede rin naaalis na kayo sa work. Parang siguro tinatapos nyo na lang talaga to. Pwede kasi talaga na may mag-offer sa'yo ng mas magandang trabaho, Leo. Siguro mapapag-isip-isip mo din to. Kaya din yung iba, tatanggapin nyo talaga yung bagong trabaho na inaalok po sa inyo. So, nasa sa inyo naman po yan. Ayan. So, may paglalakbay talaga dito. Ayan, yan yung blessings. So, baka meron dito, Leo, na
parang na-stuck lang kayo dito sa Pinas, kaya kayo naghanap ng trabaho. And now, yung mga papers mo, yung agency mo, yung company mo is tinatawagan ka na ulit. So, ayun, aalis ka na. O, aalis ka na ulit at may pag-travel ka na. Check natin yung money mo this month. Kamusta naman po ang kaperahan ni Leo Spirit Guide? Kamusta po? So, pasensya na. Nabunggo ang ating stand. Kamusta po ang money ni Leo this month? Ano po yung... Ayan. So, gamay mo naman po yung iyong... Hindi gamay, maliit. Konti ba yun? Gamay, hindi ko alam. Gamay. So, yun. Gamay mo naman yung plans mo. Yung money mo. So, pwedeng meron kang purchase na gagawin. Actually, parang magbubusto ng self-confidence mo, Leo. Kung ano man yung bibilhin mo this month. Pagdating dito sa pera mo. Check natin yung dapat mong iwasan. Dapat pong iwasan ni Leo, Spirit Guide. 9 of Cups, ayun. Huwag ka daw masyadong maging masaya. Kasi pag nagiging masaya ka, Leo, or sobrang saya mo, hindi mo nakokontrol yung money mo. Kasi maaari na nanlilibre ka. Dahil sobrang saya mo nga, so parang wala kang pakialam kahit maubos yung pera, kasi alam mo naman na mapapalitan siya. O kaya yung iba sa inyo dahil dito sa career ninyo, ayun, kaya parang magse-celebrate yung iba. Check natin ano yung blessings na paparating sa money mo. Meron tayo ditong the High Priestess, ayan. So, pwedeng meron kayong pinagkakakitaan, Leo, or pagkakakitaan this month na kayo lang yung nakakalam. Sabihin natin na hindi pa siya masyadong popular, pero malaki yung kita. Ayun. Or siguro meron dito nagla-live streaming. Hindi ko alam kung online games ba yan, or sa mga other apps. Ayun po, yun yung nakikita ko dito. So, parang sobrang saya ninyo, baka makakakota talaga kayo, or malaking pera yung papasok sa inyong bank account this month. Check natin yung love life mo. Love life po ni Leo, Spirit Guide. Kamusta po? So, usog muna natin yan. Okay, 7 of Cups. So, madaming opportunity sa'yo pagdating sa love life. Queen of Pentacles, dapat iwasan. So, pag meron ka ditong nag-getting to know each other pa lang kayo ng person mo or kakonect mo pa lang to, pwedeng sa mga dating apps, ganyan. Parang ano, wag mo sabihin na may pera ka. Or kung merong naliligaw sa'yo or merong pumaporma sa'yo, Leo, wag mo munang sabihin na may pera ka. Wag mong ipakita kung ano yung mayroon ka. Why? Kasi minsan, yung mga tao, nagugustuhan ka, Leo, dahil sa kung ano yung mabe-benefit nila sa'yo. So, para malaman mo kung ano talaga yung intention ng taong to is lay low ka lang pagdating sa iyong mga accomplishments. Pagdating sa iyong life. Blessings. Okay, 8 of Pentacles. So, kung kayo po ay mayroong karelasyon, so, ayan, makikita mo yung effort ng taong to. Or kung may naliligaw nga sa inyo, makikita mo yung effort ng taong to at yung value mo, makikita niya din yung value mo. Hindi value mo dahil mayroon ka. Kung hindi, pahalagahan ka talaga ng taong ito or ng asawa mo, ayan. So, pwedeng ibibigay niya na sa'yo yung buong kita niya. Ayan, yung buong kinikita niya sa kanyang trabaho ay ibibigay niya sa'yo. Walang labis, walang kulang. Check natin yung health mo. Ano yung pwede mong i-expect pagdating sa yung health, Leo? Pagdating po sa health ni Leo. So, iwasan nyo lang maging sensitive din. Or protect yourself dito sa mga makakasalamuha mo this month. Meron po tayo ditong the Empress pagdating sa yung health. So, sinasabi sa'yo dito ni Universe is... Parang, yun nga, diba, health is wealth, pero kailangan mong paghirapan to. Sa parang, yun, no pain, no gain. Parang ganun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Check natin. So, dapat lang alagaan mo talaga yung iyong health. Meron tayo ditong the devil, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung mga barkada mo na hindi nakakatulong, hindi nakakabuti sa health mo. Iba kasi sa inyo, pwedeng may medication kayo na iniinom, meron kayong medication na sinusunod, may diet kayo na sinusunod ngayong month, Leo, tapos mabubulilyaso siya dahil baka may magyaya sa inyong inuman, may magyaya sa inyo something like ganito, ganyan. Kaya umiwas kayo sa mga tao at saka umiwas kayo, hindi lang sa mga tao, umiwas din po kayo sa mga pagkain na bawal talaga sa inyo. So, control your diet.
Ano yung blessings na paparating sa'yo, Leo, pagdating sa health? Meron tayo ditong 4 of Wands. So, mas magiging malakas ka po. Sabi nga, no pain, no gain, diba? So, kung aalagaan mo talaga yung sarili mo, ayan. So, ito yung marireceive mo. And also, meron ka din namang support na manggagaling from your family. Pwedeng, yung support na to is pwedeng financially supported ka nila. Check po natin ano yung blessings na paparating sa'yo, Leo, this month. Spirit guide, ano po yung blessings na paparating kay Leo this month? Meron tayo ditong courage. Ayan. So, ito talaga energy mo yan, Leo. At meron tayo ditong dreams. Ayan. So, medyo may mga nakakatakot kang panaginip this month. Ang mahalaga or ang gawin mo, Leo, is isulat mo siya. Make journal about your dreams. O kaya isulat mo yung mga natatandaan mo kasi may message na bibigay sa'yo sa universe. So, ayan lang po yung mensahe sa'yo for this month. Maraming salamat po. Enjoy the rest of your month. More blessings to come. And claim nyo po yung mga positive energies dito sa ating reading. Bye-bye po and more blessings to come.